Paano maglagay ng text, sticker, at yung usong-uso ngayon na outline or border. Agad tapos ng intro. What's up? What's up? Welcome back to my channel. This is Tomboy TV. Ang channel ko pala ay nag-upload ako ng mga Tagalog jokes, comedy jokes, motivational video at ngayon gumagawa ako ng YouTube tutorial. Ang mga ginagawa ko na tutorial ay yung mga basic lang, yung mga mabilis nating gawin, yung mga easy lang, yung mga basic tutorial lang. Hindi ako professional pero I try my best na maintindihan ninyo yung mga YouTube tutorial ko. Kung interesado kayo sa mga basic tutorial, please watch my YouTube channel, Tomboy TV. Ngayon, gagawa tayo ng tutorial paano gumawa ng YouTube thumbnail, paano maglagay ng text, sticker, at yung usong-usong ngayon na outline or border. Parang ganito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano itong thumbnail, ito yung mga profile pic sa mga video natin. Kung hindi tayo gagawa ng thumbnail, si YouTube mismo ang kukuha ng picture sa mga video natin. Parang mag-screenshot lang siya, parang ganito. Kaya mas maganda tayo gumawa ng thumbnail natin para makalagay tayo ng magandang text, magandang picture, at kung ano-ano pang gusto nating ilagay. Ang gagamitin natin na application ay ang PicsArt. Wala pa kayong PicsArt, mag-download lang kayo. PicsArt! Baka naman! Tomboy TV is here! Pumunta tayo sa PicsArt. Tapos, pindutin natin itong plus sign. Then, scroll down tayo. Dito sa may baba, pwede tayo ditong pumili ng background. Iba't ibang klase ng background. Depende sa inyo. Ako naman, ang pipiliin ko itong white. Ito yung palagi kong pinipili. Pag nakapili na kayo ng background, pindutin nyo lang. Tapos, pindutin nyo itong tools. Pindutin nyo itong crop. Tapos, dito sa may baba, swipe right lang tayo. Yung pinakadulo nito, ito yung YouTube sizes. Pindutin nyo lang. Ganito yung size ng YouTube thumbnail. Nasa taas, 2828x1591. Tapos, pindutin nyo itong apply. Ang susunod natin gagawin, nakikita nyo naman, plain white lang siya. Nag-download kasi ako ng background sa Chrome. So, maglalagay ako ng background para may kulay naman itong thumbnail natin. Dito sa may baba, swipe right nyo lang, hanapin nyo itong add photo. Pindutin nyo lang. Tapos, mapupunta na kayo sa gallery ninyo. Dito, may mga background ako nga gi-download. Kukuha ako dito ng background. Tapos, pag nakapil na tayo ng background, pindutin natin itong add sa may taas. Ito yung background na na-download ko sa Chrome. So, ang gagawin natin, uunatin lang natin siya para masakop yung buong white background. Para matabunan siya. Tapos, pag ganyan, natabunan na siya, pindutin natin itong apply sa may taas. Tapos, pumunta ulit tayo sa may gallery natin. Pumili tayo ng picture na gagamitin natin. Then, add. Ito yung picture na gagamitin natin. So, ang gagawin natin para mawala yung background, pindutin nyo itong sa may baba, itong parang gunting. Then, piliin nyo itong sa may gilid, person. Pag ganyan na siya, pindutin nyo itong save sa may taas. So, ganyan na yung itsura niya. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng border or outline. Dito sa may baba, pindutin nyo itong border. Tapos, itong border, pwede nyo itong palitan ng kulay. Depende sa inyo. Swipe right nyo lang, mamili lang kayo dito kung ano yung trip ninyo na kulay. Ako, ito yung gusto kong kulay. Parang mas maganda siya. Tapos, pwede nyo i-adjust itong border niya. Itong amount, pindutin nyo lang, tapos pwede nyo gawing 100, 50, depende sa inyo. Pipiliin natin yung number 10 lang. Tapos, ganyan na siya, number 10. Palakihin natin yung picture, ipupwesto natin siya kung saan natin siya pwedeng ilagay.
ako dito ko siya ilalagay kasi parang dyan siya mas bagay. Tapos, sa tingin nyo ay okay na, pindutin nyo lang itong apply sa may taas. Tapos, magsusulat tayo ng text. Dito sa baba, pindutin nyo itong text. How to make. Then, papalitan natin itong font nya. Pindutin nyo lang itong font sa may baba. Swipe right nyo lang. Hanapin nyo yung font na gusto ninyo. Ako, ang palagi kong ginagamit na font dito, itong Sigmar 1. Pwede natin lagyan ng stroke itong text na to. Swipe right nyo lang. Hanapin nyo yung stroke. Then, pwede kayong mamili dito iba't ibang kulay ng stroke. Ako naman, ang pipiliin ko itong black. Tapos, pwede nyong i-adjust itong stroke nya. Depende sa inyo. Ako, mga 50 lang. Then, dito sa may baba, swipe right nyo lang. Pwede nyo rin i-adjust ang shadow nya. Pindutin nyo itong shadow. Tapos, itong blur nya sa taas, i-adjust nyo lang. Depende sa inyo. Gawin natin na 100. Tapos, itong opacity, gawin din natin na 100. Tapos, itong spacing nya, pwede nyo rin i-adjust. Pindutin nyo lang itong spacing. Then, itong character nya, pwede nyong i-adjust. Paglayuin nyo yung spacing ng text nya, depende sa inyo. Ako, tama lang yan. Hindi masyadong magkakalayo. So, mga number 5 lang. Then, ipwesto natin ito. Ito natin siya ilalagay. Tapos, para hindi na magalaw itong text natin, para hindi na magulo, wala naman akong babaguhin ito. So, isave muna natin. Pindutin natin itong apply sa may taas. Tapos, ganyan, na-save na siya. Then, magsusulat ulit tayo dito ng text. Kasi, ang sinulat lang muna natin, how to make. So, idudugtong na natin yung isusulat natin na outline or border. Pindutin ulit natin dito sa may baba yung text. Tapos, magsusulat na tayo dito ng outline or border. Nakikita nyo naman, naka Sigmar 1 pa rin siya. Kasi kanina, Sigmar 1 yung pinili natin. Trip ko tong Sigmar 1, o dyan ko siya ilalagay. Ganun pa rin yung gagawin niyo. Kung gusto nyong palitan ito ng font, pumili lang kayo dito ng font. Maraming font dito na mapagpipilian. Depende sa inyo. Depende sa trip ninyo. Lalagyan lang natin siya ng stroke. I-adjust natin ang amount ng stroke. Gagawin natin mga 50 lang. Tapos, dito naman sa may shadow, adjust natin yung blur niya, 100, at saka itong opacity, gawin din natin 100. Tapos, itong spacing, pwede natin i-adjust itong line niya. Nakikita nyo? Depende sa inyo kung ano yung trip ninyo. I-adjust nyo, paglayuin nyo siya. Sa akin, mga ganyan lang, para hindi masyadong malayo. Outline or border, ganyan. Tama lang yan sa akin, number 9. Tapos, papalitan natin yung kulay niya. Kasi sa taas, ang how to make, puti na. So, papalitan natin itong outline or border. Dito sa may color, maghahanap tayo dito ng magandang kulay. Papalitan natin siya para may iba naman yung kulay niya. Parang maganda naman itong kulay. Ito na lang kulay na to ang pipiliin ko. Tapos, i-adjust ko lang siya. Then, para hindi na natin yan magalaw, wala na akong babaguhin yan, i-save na natin. Pindutin natin itong apply sa may taas. Tapos, pwede din tayo maglagay dito ng mga sticker. Dito sa may baba, hanapin nyo lang itong sticker. Kung ano yung gusto nyo, i-search nyo lang dito. Sample, subscribe. Maghanap tayo dito ng subscribe na sticker. Ito yung pipiliin kong subscribe yung bata. Depende sa inyo kung ano yung gusto ninyo na sticker. Nakikita na ko dito sa batang to eh.
cartoons. Tapos dyan ko siya ilalagay para hindi na magalaw. So ang gagawin ninyo, i-save nyo na. Pindutin nyo na itong apply sa may taas. Balik ulit tayo dito sa may sticker. I-type nyo lang dito kung ano yung gusto ninyo. Sample. Emoji. Depende sa inyo, marami ditong sticker. Kung ano yung gusto ninyo, basta i-search nyo lang dito. Kung sikat ngayon, si Kabi Lame. Meron din si Kabi Lame dito na sticker. Yan, marami dito ako kumukuha ng sticker ni Kabi Lame. Basta kung ano yung trip ninyo, mayroon din silang mga background dito. Pwede naman kayong mamili dito eh. Dito may mga naka-ready na siya, hindi nyo na kailangan i-search. Sample itong Thanksgiving. Tapos, frames. Marami naman kayong pagpipilian. Maraming free dito. Pag nakalagay itong parang crown, yung mga ganito, yung may mga crown, may bayad yan. Doon lang tayo sa free kasi wala tayong pambayad. O maglalagay tayo ng YouTube. YouTube. Kukuha tayo dito ng YouTube sticker. Hanap tayo. Tapos, pag makapili na kayo, pindutin nyo lang. Magda-download na yan siya. Ito yung pipiliin natin. Tapos, ipipwesto lang natin siya. Ito na lang natin siya ilalagay. Parang mas bagay siya dito. Dito na lang natin siya ipipwesto. Yan. Lakihan natin konti. Gusto ko yung simple lang. Yung mga parang hindi lang masyadong matrabaho. Kasi ang tutorial naman natin dito, paano maglagay ng outline or border. So, itong mga sticker na to, i-additional ko lang siya para may idea kayo kung paano nyo gawin or paano nyo ilagay. Gusto ko yung parang simple lang. Ayoko yung mas maraming mga anik-anik. Tapos, parang wala na akong gustong ulitin ito, okay na to para sa akin, i-save na natin. Pindutin natin itong next sa may taas, itong save. Pili lang kayo dito sa upload privately or download photo. Dito tayo sa may baba, download photo. Ganyan, ibig sabihin na save na yan siya sa gallery ninyo. Tapos, pumunta tayo sa may gallery natin. Ito na yung thumbnail na ginawa natin, nilagyan natin ng outline or border at saka nilagyan natin ng text at sticker. Napakasimple lang. Depende naman sa inyo, pero ako gusto ko yung simple lang. Parang ako, char. Maraming picture, si PicsArt na pwede nyong gawin, pwede nyong i-apply. Mag-explore lang kayo. Marami kayong mapagpipilian sa PicsArt at saka easy lang siya gamitin. Isa shoutout ko pala yung mga nag-comment sa previous video ko. Isong Kang, Elsie Tiapi, Heidi Ganal, Giorgio Joring, Juan Chica, Per Curls, For Kylie TV, Hides Channel, Jonas Tube, Inim Gawinsaki, Adele Aguilar Channel, Berlisa of 3D Pantime, Yisha TV, Max the Labcat, Midi, MCGT Channel, and iBugs Channel. Sila yung mga nag-comment dun sa previous video ko. Shout out sa inyo. Comment this video kung gusto nyong ma-shout out next week. Every week ako mag-shout out. Kaya guys, please comment below. Thank you for watching my video at sana may natutunan kayo kahit papano. At kung wala naman, so wala akong magagawa. Kaya guys, thank you for watching. Bye!